Si Mark Barroca ay isa sa mga premiadong gwardiya ngayon sa PBA. Pero minsan na rin hinamon ng panahon ang kanyang buhay. Pero para kay Mark Barroca, ang pagsubok ay hindi hadlang para sa tagumpay. Sa ating edisyon ng video na ito, ating balikan ang istorya ng binansagang The Flying Bee na walang iba kundi si Mark Andy Barroca. Mga idol at mga kaibigan at mga ka-sideline, kung ikaw po ay bago sa channel na to, please don't forget to like, share, and subscribe. At huwag niyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko tulad nito. Pinanganak noong April 25, 1986 at tubong sa Buanga City si Mark Barroca. At bago yakapin ang larong basketball, ay magaling na atleta si Mark Andy Barroca sa larangan ng track and field. Katunayan noong 2003 to 2004 ay nakapagbigay nga siya ng medalya para sa Sambuanga Region sa palarong pambansa. Noong panahong naghahanap ang coach ng FEU na si Bert Flores nang papalit sa iiwan ng posisyon ng kanilang team captain noon na si Jonas Villanueva, ay may nag-recommend kay Mark Barroca na mag-try out sa FEU. At dahil prosigido si Mark Barroca, nabigyan siya ng spot sa roster ng Tamaraws. Napakaganda agad ng pinakita ni Mark dahil pinangunahan niya ang FEU para dalhin sa Final Four noong 2009. Hanggang sa we stand by our decision, and if this is our fate, we accept it. He will not play. We're very sad, but we have to do what's right for the university. We tried our best today even without our best player. If that's what we have to pay, so be it. The basis of the decision is that it was a considered opinion of the coaching staff and all the players that team chemistry was not at its optimum, so we have to do something. That's the coach's prerogative. Sa kasagsagan niya ng UAAP Final Four noong 2009, nasangkot niya sa malaking kontrobersya si Mark Andy Barroca. Dahil nga daw ito sa game fixing allegation, tinanggal nga siya sa lineup ng FEU at hindi na nga nakapaglaro para sa eskwelahan. Lubos nga itong kinalungkot ni Mark, pero ganun pa man ay nirerespeto nga niya ang desisyon ng FEU. Nagbigay naman ng statement si Mark tungkol dito at ang sabi nga niya, "Ako po ay lubos na nalulungkot sapagkat hindi na ako makakapaglaro sa FEU at sa UAAP. Ganun pa man, nirerespeto ko po ang desisyon ng FEU para sa kapakanan ng team at ng universidad. Nais ko pong malaman ng lahat na malinis ang konsensya ko at wala po akong alam na maling ginawa. Sa aking mahal na coach at minamahal na teammates, kung di ko naabot ang inaasahan nyo sa akin. Kay Sir Anton Montinola at sa FEU, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na tapusin ko ang aking pag-aaral sa FEU bilang scholar dahil ito po ang aking banal na pangako sa aking ina nung ako po ay lumisan sa Sambuanga para makapagsapalaran sa Manila. Sa SBP, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maglaro sa Smart Kilas Pilipinas para makapagsilbi sa bayan. Ito lang po ang aking ninanais ngayon at sana huwag naman ako pigilan." Bagamat nasangkot sa kontrobersyal na pangyayari, eh hindi naging hadlang yon para kay Mark Barroca para tuparin ang kanyang mga pangarap. Naging miyembro ng kauna-unahang Smart Kilas ni Coach Rico Toroman. Kasama ang iba pang magagaling na amateur athletes, nakapag-training si Mark sa iba't ibang bansa at nakapag-participate sa iba't ibang tournament ng FIBA. At noong 2011 PBA Draft, pinili ng Shopinas.com Clickers 5th overall, pero agad namang nalipat sa BMEG Llamados. Sa kanyang unang season sa Pure Foods franchise, eh hindi nga masyadong nabibigyan ng playing time si Mark Barroca dahil andun pa nga ang mga veterano na sila Roger Yap, Josh Orbistondo at Jonas Villanueva. Ang may tiyaga, may nilaga.
At yun nga ang tinanim ni Mark Barroca sa kanyang isip hanggang nabigyan na nga siya ng break ng coaching staff ng BMEG. Ang sabi nga ni Mark, ang kanyang mindset ay makapag-contribute sa team whether it's offense or defense. At yun nga ang depensa niya ang nakita ng coaching staff kaya nabigyan ng break itong si Mark Barroca. Noong 2012 PBA Commissioner's Cup ay nakuha nga po ni Mark ang first championship niya sa PBA. Sa kanyang rookie season ay nag-a-average lamang si Mark ng 17 minutes per game. Kahit hindi mahaba ang playing time ay maraming natutunan si Mark. Bakit nga hindi? Ang mga assistant coach na nakapaligid sa kanya ay sila Johnny Abarrientos, Olsen Racela. Matapos i-release si Roger Yap at tinrade si Orbistondo at Villanueva sa Baraco Bulls, naging starting point guard na ng team si Mark Barroca. At mula nga nun, ilang championship pa ang nakuha ng kanyang kupunan. Kasama na dyan ang 2013-2014 PBA Philippine Cup na siya pa nga ang nag-finals MVP. 6-time PBA champion, kasama na nga dyan ang Grand Slam noong 2014, 2 times finals MVP, 7-time PBA All-Star, PBA Mythical First Team noong 2014, PBA Mythical Second Team noong 2018, at PBA All-Defensive Team noong 2014. Ilan lamang yan sa mga naging accomplishment ni Mark Barroca sa PBA. Naging successful si Mark dahil ang isa sa kanyang inspirasyon isa si Russell sa mga naging inspirasyon ni Mark Barroca. Pero paano ba sila nagkakilala? After ng game ng FEU against LaSalle sa Cuneta Astrodome, may mga kaibigan si Russell na nagpa-picture kila Mark Barroca. Dahil isa sa mga kaibigan ni Russell ay kaibigan din ni Mark Barroca, naging magkaibigan na rin sila. Pero si Mark na love at first sight kay Russell. Noong mga panahon na yon, tinanong ni Mark itong si Russell kung pwede ba siyang manligaw. Kaya lang, noong mga panahon na yon, meron niyang boyfriend itong si Russell at ang nararamdaman ni Russell kay Mark, hanggang kaibigan lang. Tulad sa paglalaro niya sa basketball, hindi basta-basta sumusuko si Mark. Naghintay ng tamang panahon, nagkahiwalay si Russell at ang boyfriend niya, at si Mark at Russell na natiling magkaibigan over the next 2 years. Umabot pa ng 2 taon ang panliligaw ni Mark kay Russell at lagi nga daw siyang dinadala ng strep seal at summit na mineral water ni Mark Barroca sa kanyang classroom. At hindi rin nagtagal nagbunga ang panliligaw ni Mark kay Russell. At ang isang bagay na talagang nagustuhan ni Russell kay Mark ay relihiyoso, may takot sa Diyos at mapagmahal sa pamilya. At tulad ng iba, pinasukan ang kanilang relasyon ng sari-saring pagsubok. Isa na dito ang pagdududa ng iba na pera lang daw ang habol ni Russell kay Mark Barroca. Pero pinatunayan ni Russell na mali ang iniisip ng ibang tao sa kanya at sa nararamdaman niya kay Mark. At hanggang ngayon, nananatiling nagmamahalan ang dalawa at ang kanilang panganay na si Natalie ay masusundan na. Sideline.